that Jesus was Christ. Omo na, and when they opposed themselves and blasphemed, he shook his raiment and said unto them, Your blood be upon your own heads, I am clean. From henceforth I will go unto the Gentiles. And he departed and entered into a certain man's house, named Justus, one that worshipped God, whose house joined hard to the synagogue. And Crispus, the chief ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his house. And many of the Corinthians hearing believed and were baptized. Then spake the Lord to Paul in the night by a vision, Be not afraid, but speak and hold not thy peace. For I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee, for I have much people in this city. And he continued there a year and 6 months, teaching the word of God among them. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Lesson namin ngayong hapon. Tutupulod kami sa halimbawa ni Paul. Malingkod, Panginoon, papatuloy siya. Makita namin kung paano niyo sa sinamahan. Ganun din sa aming buhay, Panginoon. Minsan, maraming problema. Itong mga bata, Panginoon, iba-iba rin ang pinagdadaanan sa kanilang pamilya, sa kanilang pag-aaral. Panginoon, tulungan niyo pang bawat isa sa amin. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, wala nang magulo, ha? So, last week, dalawang weeks, nakita natin si Paul kung paano siya, alam niyo naman si Paul, di ba? Sino bida dito? Paul. Si Paul. Sino si Paul? Apostol. Ano pa si Paul? Irene. Sino si Paul? Si Andrian, gulo din pala. Hindi na, lalo nang nagyasalita ito. Andrea. Wala kasi nagaganito dito eh. Pakiramdaman mo na lang ako. Basahin mo dito. Ha? Buti, mabait yung, mas mabait pa sa'yo si ano eh. Si Chloe ba yan? Ah, hindi. Si Ashley. Pangatlong Ashley to eh. Pasok. O, kayo ba? Pasok ba? Hindi. Yun. Ano? Gawin na. Ah, sige, huwag na magulo. Buti si ito si Nathan. Huwag na kayo magtabi-tabi. Yan, yan ka na lang. So, tama na. Dito na tayo. Focus. Si Jero, gusto makinig, oh, kayo. Ang gugulo nyo, eh. Ah, sige. So, yun nga si Paul, no? Siya ay lingkod ng Diyos. Tama, Panginoon. Diba siya, dati siyang loko-loko. Kaya minsan, pag may nakikita akong loko-loko sa inyo, minsan, naisip ko, naku, baka... Ngayon, si Elijah, magulo. Baka paglaki nito, di ba? Natututo rin kasi ang tao, di ba? Sabi nga nila. Meron din mga kilalang... Yung mga kilala ang classmate ko dati, maluloko eh, magulo. Lumaki, loko-loko pa rin. May mga ganun din. Pag hindi, naturuan, di ba? Pag hinayaan na, sabi ng Bible, ano sabi? Yung batang hinayaan sa sarili niya, ito ay magkukos ng kahihiyan. Alam niyo ba yung kahihiyan? Ay, yan ba yung anak mo si Elijah? Loko-loko yan eh. Kaya, gusto mo ba yung ganon? Tapos, sino mapahiya doon? Mama mo, magulang mo, iyak yun. Gusto mo ba umiyak mama mo? Di ba? Si ito, na-meet ko yung mama nito, mabait eh. Ate Marivic, di ba? Ano ba? So, kaya sabi sa kay ano, Ezekiel, tuwan-tuwa sa akin yung nanay niya, tsaka lola niya eh. Kasi si ano daw po, si Ezekiel, gusto lagi sa church. Nakikinig, nagme-memorize. Yun ang gusto natin mangyari sa mga bata. So, paano mangyayari yun kung hindi kayo sunod? So, si Paul, ito, loko-loko. Kaso, nangyari kay Paul, nung naligtas siya, sumunod siya. Di ba, ba't ubos yung kalangot mo? Nainap pa yan, ha? Nainap ko lang. Nakinig ka lang, ha? Minsan, ano lang yan, eh. Feeling mo lang yan, pero wala naman, ha?
Magdi ano ka rin. Sino ba to? Nawala tuloy. Si Paul. O, ganyan naman. So, loko-loko si Paul dati. Pero, nung naligtas siya, ligtas na ba kayo? Jiro, ligtas na ba si Jiro? Si Ken. Si Dagul. Ligtas ka na ba? Hindi pa. Si Angelo. Si Sikel, ligtas ka na ba? Elijah. So, alam niyo, pag naligtas kayo, yan ang pinaka, sabi nga nila, darating tayo sa mundo, di ba? Ano yung unang pinaka malaking event sa buhay natin? Siyempre, pinanganak tayo. Yung pangalawang pinaka malaking event na mangyayari sa buhay mo, pag naligtas ka. At siyempre, yung pangatlo, siyempre, mamatay ka na. Depende kung saan ka pupunta, di ba? Kung sa langit ka, promotion yun. Kung impyerno ka, tapos ka. Okay? So, si Paul yun, loko-loko, pero natututo rin ng tao. Pag naligtas, hindi automatic yun. Pero iba na ang takbo ng buhay mo pag ligtas ka na, di ba? Hindi ka tulad pag ganyan tayo, di mo alam kung saan pupunta yung kaluluwa mo, di mo kilala ang Diyos, di ba? Di mo alam, totoo pala yung impyerno. Kasi iba dyan, loko-loko, ang ginagawa nila sa impyerno, ang ginagawa nilang biro. Biro ba yung impyerno? Niniwala mo yung impyerno? Onad? Alam yung impyerno? Hindi, langit. Alam yung langit? O, pag namatay ka, di ba? Yung kaluluwa mo, buhay pa rin yan, hindi yan namamatay. Saan pupunta yan? According to the Bible, pwede sa langit, pwede sa impyerno. Pag sa impyerno yan, susunugin ka doon. So, hindi natin gusto doon. Di ba? Ay, live pa na ba yan? Yan. So, pag umaman tayo, mayroon tayong interpreter dito. Ha? Para kay Andrea. Anyways. Yan. So, ikaw, Miguel, ligtas ka na ba? Sigurado ka? Oh, Johan. So, pag sa impyerno, tapos kayo. Ito ang gagawin nyo, mga bata, ha? Ngayon nga, bata pa lang kayo, yung iba sa inyo, bakit makukulit minsan? Di ba, hindi kayo nasanay na maging seryoso. Kaya ngayon, pagpunta nyo sa church, hirap na hirap si pastor, di ba? Kasi may mga bata ganun, pinayaan lang kayo sa sarili nyo, ng mga magulang nyo, di ba? Sino pinapalo ka ba, Elijah? Malakas? Si ano? Onad, pinapalo ka ba? Napait? Hindi. Bait pala ng ano mo, nanay mo. Ikaw? Parang hindi. Ah, pinapalo. Ito si Ezekiel. Yung pinapalo, mabait yun. Napalo eh. Tangilo. Si Nathan. So, ilang natandaan niya mga bata habang inaaral natin si Paul, kung sino ba si Paul. Kaya ako pag yun nga, nakikita ko si Rodaisel, ang kulit. Iniisip ko na lang, baka maging Paul to. Pag nagbago to, gagamitin siya ng Diyos. Amen? Sana. Anong gagamitin ng Diyos? Anong sabihin nun? Magiging maayos silang Kristiyano, magtuturo din sila ng salita ng Diyos, mga soul winner. Yan ang gusto kong mangyari sa inyo lahat. Amen? Kasi walang pupuntahan ng ano nyo. Kahit matanda pa kayo, loko-loko na kayo pag hindi kayo naturuan. Marami ang kilalang ganun. Ngayon, mga politiko, sakit pa rin ang lipunan, di ba? Matataas ang pinag-aralan nun, pero sila mismo yung ubos sa pera ng bayan. Anong klaseng tao yun? Loko-loko yun. Hindi lang mukha, naka-BS yan, maayos. Pero, okay yung mayaman si, ano, si Mayor. Ang pinagkakita ng mayo, sige nga. Diba? Yung mga senador, tingnan nyo yan. Nung dati, hindi sila congressman, senador, ganito lang yung pera nila. Natapos nila maging senador ng apat na taon, eh, mambira, ba't milyonaryo bigla siya, no?
Mga loko-loko yan. Amen? O sana hindi kayo ganun. Si Paul, dating loko-loko, nangyayari sa kanya. Tumino. Siya pa yung nagsasakripisyo para sa ibang tao. Diba? Last time, ginugulpi siya. Pero tuloy-tuloy lang siya. Kasi yung ginagawa niya ay katitino ng mga tao. At hindi lang katitino, ay kaliligtas. So, gano'ng kasiryoso yun, mga bata? Seryoso yun. Kung maraming pupunta sa impyerno, tapos dahil sa'yo, napunta sila sa langit, gano'ng sila katino, gano'ng sila kahusay, gano'ng matutuwa bang Diyos sa kanila? Siyempre. Eh, pag ikaw yung panggulo, kunwari, ano yung sino yung panggulo sa Acts? Ha? Irene, sino yung panggulo sa Acts? Dalas ka ba nakakatid ng Thursday? Hindi masyado. Si Angel. Ezekiel. Nandito ka last Thursday? Sino yung mga panggulo dito sa Acts? Oh, sa Book of Acts. Sino yung laging umaaway kay Paul? Ginugulpi siya. Tapos, sinasalbae siya. Sino yun? Mga Hudyo. Ito yung mga galit kay Jesus. Pag galit sila kay Jesus, so yung mga tagasunod ni Jesus, galit din siya. Ano tawag sa kanila? Mga Hudyo. Kaya pag kayo, makulit kayo, tawag ko sa inyo, Hudyo, ha? Hindi lahat ng Hudyo, loko-loko. Pero karamihan sa kanila. Okay? Andahan niya mga Hudyo, eh. Mga Hudyo. Mga bata, ha? Okay. So, kaya pag naalala nyo lagi, sana mga bata, makilala nyo lang si Paul, ha, Elijah, pag nakikita, ngayon, may kalamukang Paul, loko-loko, hindi si Paul yun, okay? Ang totoong Paul, yung matinong Apostle Paul, lingkod ng Diyos, si Apostle Paul, amen? Dati siyang Saul, ngayon Paul. So, may kasama siya, di ba kanina, si Silas. So, yan si Silas, ano yan, parang sidekick niya yan. Parang si Pastor yan, tsaka si Brother James, ganun yun, di ba? So, halos magkano sila, pareho silang maayos, di ba? Pero may lead kasi, ganun yan. So, ano nangyari sa kanila dito? So, nag-travel-travel sila. So, napunta na sila last time sa Athens. Natapos na yung speech niya doon, di ba? At ang magandang nangyari doon, may mga naligtas, may mga nanampalataya, yung iba hindi. Laging ganun. Sabi nga sa inyo mga bata, ito, nautuwa ko sana. Yung sa inyo, nasasala. Kahit minsan, nautuyo na ako ng dugo sa inyo. Yung mawala dito, yung mga loko-loko, okay lang sa akin, yung matitira dyan. Kunwari, siguro matino dito si Angelo. Hindi ka sabihin, di ba? Pero ganun yun, kahit sa church namin, ang dali, dami nun, darating yung tao, mawala, darating mawala. Diba, hindi mo alam, baka si Dagul pala yung magpapastor, hindi mo alam. Kung magtitino ito, pero kung hindi, hindi pwede, di ba? Si Nathan. So ganun ang trabaho ng mga Kristiyano, amen? Maligtas yung ibang tao, tapos ma-disciple sila, manatili sila sa church na maglilingkod sa Diyos. Para mas marami pa ang maligtas. Amen? Paulit-ulit lang yon. So, dahil umalis na doon si si Paul and Silas, saan naman sila punta ngayon? Sa? Saan daw? Ephesus. So, pero, iniwanan nila sa Corinth si Apollos. Okay, so nakita ni nila sino? Sina may mga kasama sila. May ganito yan, sa kahit saan ka pumunta, especially sa time natin ngayon, kaso sa time natin ngayon, napakarami ng Kristiyano. Kaso iba-ibang klase din. May iba dyan, hindi na matino. Pasok po. Kailangan pa sabihan. Si nanay. Sige, bayaan mo lang. Si nanay. Wala. Okay. So may mga disipulong na kasalubong si Paul. So ang isang disipulo, ito yung mga kapwa mo mananampalataya. So katulad namin ni Brother James, nagkakilala mo sa office, para kang mananampalataya. So ang mga mananampalataya, ano yan? Nagkakaisa yan. Madalas ay hindi, ah. So, kasi pag depende nga sa maturity nila. Kung pareho kayo sumusunod sa Diyos, di magkakasundo kayo, di ba? So, pag hindi yung isa, hindi sumusunod sa Diyos, yung isa, puro-forma lang, iba, manggugulo pa. Yung mga ganun din, eh.
So kasi sabi ko lagi sa inyo, iba dito mawawala lang. Hindi ako manghihinayang kasi nga, kahit mga anak ko, hindi ko sigurado kung sino ditong mananatili. So sana lahat manatili. Anak ko yan eh. Diba? Pero sa amin, ganun. Minsan talagang ayaw eh. Hindi naman natin isusuko yung gawain ng Diyos, diba? O sige, survey tayo. Sino Mr. Rock and Roll dito? 1, 2, 3. O sige, ganun na tayo. Hindi tayo magbabago. Hindi tayo magbabago sa gusto ng tao. Amen? Dahil bago ang pastor dito, inalam ko muna yung tama. Nung alam ko na, yun na, gagawin natin yun. Hindi tayo alis doon, di ba? Anong gusto yung Bible? Gusto yung NIV? Lang pa kailang. Di ba? Kung ano yung Bible, yun lang Bible natin. So, ganun tayo. So, nung sila'y nagkatagpo, anong ginawa nila? Sabi dito, and found a certain Jew. O, kalaban ba yung Jew? O, kasi sabi ko sa inyo, na? Hindi lagi. So, as a nation, kalaban sila kasi galit sila kay Jesus. Galit siya sa mga disipulo. Pero hindi lahat. Katulad nito si Aquila. Siya'y Hudyo. Okay? Siya'y nanggaling sa Italy. And his wife, Priscilla, because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome. So, dati pala siya taga-Rome, Italy. Eh, yung mga Hudyo, mainit sa mga ruler kasi matigas nga ulo. Alam nyo ba yun? Sa time pa lang nila, matatalino yan, pero may pagkasakim, mga ganun. Hindi lahat, ha? Obviously, sina Paul, mga Hudyo yan. So, ang ginawa, pinag-utos, lahat ng Hudyo, umalis kayo dito! Gusto nyo ba yun? Parang sakit, di ba? Ngayon, lahat ng taga Ciudad Lizel, umalis dito. Parang sakit nun, di ba? Kahit hindi ka, makulit. Papalisin ka. So, gusto ko lang masabi dito, kahit sila ipinalis doon, anong nangyari kina later, makikita natin dito, anong nangyari kay Aquila at Priscilla, ginamit sila ng gusto ng Diyos. So, hindi laging pag pinalis ka, kunwari, saan ka pa pinapalis? Sa bahay mo. Kunwari, Kristiyano ka. Kunwari, sa Irene, matinong Kristiyano. Eh, kunwari lang ha, yung nanay, tatay ni Irene, nako, ayoko sa Baptist, umalis ka dito. Naalis ka ba? Pag pinalayas ka sa inyo? Eh, pag pinapalis ka na, magagawin mo. Pero minsan, nangyayari po yun. May kilala po kaming ganun. Hindi niya sinuko yung pananampalataya niya. Siyempre, alam nga naman. Diba? Alam nga naman, nasa tama ka, tapos sabi siya, hoy! Alam mo ba, si Maria, kailangan sambahin. Ay, sabi ni Pastor, hindi daw dapat eh. Sabi ng Bible, isa lang ang Diyos. Diba? Isa lang tagapamagitan. Hindi. Katoliko tayo. Sasamba tayo kay Maria. Napahay ganon. Nasa sa inyo yun. Mamimili kayo mga bata. So, dati ako yan. Si Daddy. Alam niyo yun eh. Kaya yun, sinabi ko naman sa inyo, di ba? Ito, tawa ng tawa siya yun eh. So, hindi. Ako po, kapag kinausap kayo mga pamilya niya, kung paano ako nag-preach dito sa pulpit, ganon din ako sa inyo sa labas. Diba? Kasi wala lang tayong tatago eh. Kumusunod lang tayo sa Diyos. Kaya nangyari dito, pinalaya sila doon sa kanilang hometown. Eh syempre, lumaya sila. Yan ang gagawin nila. Eh, dito lang tayo sa Rome. So, umba tayo sa kay Maria. Hindi sila ganun. Ginawa nila, umalis sila. Pero, later, sila naman ay nakilala na si Paul. At sino si Paul? Si Paul, yung isa sa mga matinding leader sa Christianity. Na nakita niyo yun? So, ako din dati, kwento ko ng konti ulit, ha, nung ako'y dati, Catholic kami. So, lahat ng kaibigan ko, Catholic eh. O, syempre, di ba? Karamihan naman sa Pilipinas. So, magbabangkada kami, lima kami, para kaming ganyan. Solid kami, solid. Sino magkakabangkada dito? Ayan, tatlong yan. Wala si Ayesha, ano? Apat. Hindi pinayagan. Ayan, solid ba kayo, Elijah? Solid, barkada? Hindi pa alam eh. Solid, doon naman wala. Di ba, hindi naghihiwalay. Pag nag-church yung isa, church lahat. Ganun kami dati, nung barkada ko. May C80 kami, sama-sama kami, C80. Walang mag-quit doon. Barkada yun eh.
Ay, may taekwondo. Taekwondo yun. Lahat yun. Damay-damay yun. Ano pa? Ay, manliligawan yung isa. Sama-sama kami dun. Supportahan namin yun. Ganun kami nun. Eh, college na kami. Hindi naman pwede magsama-sama agad, di ba? Pero yung dalawa, nagsama-sama pa kami yung tatlo. Sa school, sama-sama kami. Eh, naligtas ako. Sama-sama pa rin ba kami? Sana, yun ang gusto ko. Pero, pag hindi natin tinanggap yung panampatay na tama, alam ko tama, hindi ko pwedeng iwanan yung tama. Amen? So, ganun sinasabi ko dito. Kaya, kung sakaling i-persecute kayo, gayahin niyo si Aquila, saka si Priscilla, pinalayas sila doon, eh di layas. Sige. Ganun lang. No? Ngayon, huwag kayo lalayas sa bahay niyo. Hindi nyo kayang buhay yung sarili nyo, ha? Pero, tandaan nyo lang, ano yung tama, yun ang susundin nyo sa buhay nyo. Paglaki nyo, yun ang susundin nyo. Amen? Kaya kayo natitrain dito. So, ano nangyari next? So, ngayon, nagkaalam mo na, sa amin, yung mga makakasundo mo, madalas sa hindi, yung mga kapareho mo ng trabaho, di ba? O, syempre, kunwari, kapintero ako, titingin si daddy, titingin sa mga ano yan. Oh, kaya mo ba ito? Pag nag-usap yan, nagkakaintindihan na yan eh. Eh, nagkataon si Aquila tsaka si Paul, tent maker sila. Okay, Dagul. Alam yung tent maker, anong trabaho gusto mangyari sa buhay mo? Naglaki mo? Ha? Natanong kita. O, kanina, gusto mo dumaldal. Ano gusto mo tabao? Sige, hindi nakakahiya yun. Silodizer. Ano gusto mo tabao? Maglaki. Iniisip niyo ba yun? Dapat iniisip niyo na yun. Ikaw, Elijah. Ano gusto mo? Ikaw, magtututo. Ikaw. Seryoso, seryoso. Ano? Police. Ikaw. At isipin niyo na yun. Ano bang gusto mong ginagawa? Nakikita mo, uy. Cool na cool yung basurero. Natawa kayo sa basurero. Mas gusto ko pa yan kumpara sa mga siraulo. Yung mga manluloko. Manluloko ng tao. Gusto nyo yun? Snatcher, magnanakaw, rapist. Gusto nyo yun? Senador. Gusto nyo? Kung matinong senador, okay yun. E paano yung mga senador natin? Loko-loko. Diba? Hindi ko gusto yun. Amen? Kaya huwag nyo ano yung mga bosarero. Pero syempre, ayaw natin ng gano'n. Kung mag-aaral ka rin lang, di ba? Ayusin mo yung pag-aaral mo. The goal. Kung matino ka, hindi ka magiging bosarero, di ba? Oo. Oh, ang galing mo sa mat, bosarero ka. Di ba? So, gano'n si, nakita nyo dito si Paul, di ba? Si Paul ay lingkod ng Diyos. Kristiyano siya. Pero nagtatrabaho siya. Kasi parte ng buhay natin yun, magtrabaho. Isa sa mga nakakatisod, nakakasar na minsan, ginagawa ng mga Kristiyano, para kayong magtrabaho. Nakakita ko minsan yan, kasi tinotolerate na iba, hindi ko rin maintindihan kung bakit eh. Hanggang ngayon, diniisip ko. Yung mga iba, magpapastol, gusto niya, pastol lang. Nangaasar pa yun, kailan lang, natanong ako eh. Basta nga, full-time ka na ba? Para man titulo yun na kailan. Full-time ka na ba kami? Full-time. Mga ganon. Hindi ko nalang pinatula kasi alam ko na rin yung ano. Pero isa sa mga ang kasal. Kahit kanina yan, babae, lalaki, especially lalaki. Nakakita lang lalaki ang magtabaho. Huwag yun ang gayahin. Nakakabwisit yan. Sino maganda nating babae dito? Si Hannah. Salamat, nakita ko ulit si Hannah. Mag-aasawa ka ba ng lalaki hindi nagpapabaho? O, tingnan nyo si Hannah. Ayaw niya. O, si Justin. Mag-aasawa ka ng tambay? Si Irene. Grado ka, ha? Si Jana. Wala, luna itong mga anak ni Brad. Eh kung lalaki ka, tapos tamad-tamad ka, sa pinakamasakit mangyari sa mga lalaki, di ba, mga busted, di ba? Alam mo yun eh. Mahal kita, walang pakilaw. Sino ka ba? Sakit mo. Eh kahit mag-asawa na kayo, tatawa-tawa kayo, ha?
Huwag niyong sabihin yung nanay tatay niyo, ha? Sa atin na lang to. Aralin mo lang yung dapat mga patutunan. Amen, mga bata. Baka naman sabihin niyo, tatay, sabi ni pastor. Okay. Ano gusto ko sabihin? Yan. Eh, mag-asawa na kayo. Sa katinamad. Ano sabihin siya ng asawang babae? Uy, patugan! Tabaho ka nga. Sakit nun. Diba? Ang sabi ko dito, pastol ka man, hindi ka pastol, yung trabaho dapat sa iyo ay natural na yan, ha? Ang lalaki especially. Hindi na sabihin, trabaho na naman. Magtrabaho, trabaho. Men? Stephen? Ito si Stephen, matipag to eh. Ngayon mga bata, mga lalaki especially, especially lalaki. Ngayon mga babae, masipag din dapat. Okay, yan si Paul. Lingkod na ng Diyos. Natabaho pa kasi pagkailangan. Kasi kailangan talaga eh. Paano kakain pag di ka nagtabaho? Tama? Iisip nyo na yan mga bata? Paano ako kakain? Eh, pera. Paano gagawin pera? Ang katabaho. Diba? Hindi ka maganda nakakaw. So, masapak. Okay, he reasoned in the synagogue. So, okay na. Tagal tayo sa ano eh. So ngayon si Paul, dahil siya ay lingkod ng Diyos, nagpabaho siya, pero dahil lingkod siya ng Diyos, gagawin niya yung gawain ng Diyos. Ano may gawain ng Diyos? Maglingkod. Paano? Anong gusto nang gawin ng Diyos sa mga tao na ubuhay? Maligtas. Very good. Sinabi ko na kanina yun, di ba? Magligtas, tapos mag-disciple, para maraming maligtas. Ganun lang ang church. Amen? So si Paul, nagtatrabaho siya pag kailangan niya. Uy, magkakainin na ako isang linggo. Okay na yun, di ba? Eh, wala pang asawa si Paul. Oh, di... Pero pag meron siya ng opportunity, so mga Sabado kasi itong Sabado eh, mga sinagog. So siya doon ay magsasamba siya siyempre, pero siya ay, dahil kilala niya ang tunay na Kristo, eh di sabi niya dyan, nag-reason siya. Pag sinabing reason, ano nyo ba, si Kristo ay Panginoon? Anong ginagawa namin? Di ba? Punta kami sa Lisel. Punta kami sa Baybay Sapa. Punta kami sa... Tawag sa inyo? Lagundi. Sa Payatas. Sa Amado. Sa Torres. Kahit saan yan. Di ba? Anong ginagawa namin doon? Kapakit lang ba kami? Anong gagawin natin? Mga Kristiyano? Mag-preach. Di ba? Mag-soul winning. O ganun din si Paul. So, di mo pwedeng gawin nyo kung hindi ka mag-reason. Diba? Tapos sabihin mo sa kanila, itong totoo, bakit? Kasi ganito. Okay? Ngayon, sino nakilig sa kanya? Lahat actually, hindi lahat ng tao, pero may mga nakuha siya sa mga Udyo, sa mga Greeks. O ito yung mga dalawang, sabihin natin, distinct people. Yung time nila. Pag Udyo, ayun yung mga dating Israel. Okay? Yung Greeks, ito yung iba. Okay? Pag hindi siya... Palabasin kita, Dagol. Yung ayaw makinig, lumabas. Ganun lang kasimple dito. Ha? Yung bata, hindi pwede lumabas. Okay. So, and when Silas and Timotheus were come from Macedonia, Paul was praised in the Spirit and testified to the Jews that Jesus was Christ. So, actually, paulit-ulit na ito kung naalala nyo. So, merong mga time na, siyempre, si Paul, lailo ka muna, nagulpi ka na dito, tinalayas ka dito, hindi ka naman pwedeng, ano, di ba? So, medyo lailo siya. Pero, bakit nung dumating na ito si Silas at Timotheus, siguro nagkukwento na naman sa kanya, naalala niya yung mga ginagawa nila, excited siya dun eh. Soul winning, preaching. Ang bira, kausabi ko nga itong mga Udyo na to. Si Kristo ang Panginoon! Mga ganun. Si Jesus yung Kristo. So ngayon, eh syempre, yung mga, sino yung kalaban? Mga Udyo, okay? Sabi dito, and when they oppose themselves and blaspheme, sa Tagalog, sino dito yung kanina may nag-aaway? Sino nag-aaway kanina? Unari lang si Miguel. Si Miguel, sino ang nilalaban mo? Naaway mo?
Kunwari, si Jeff, kunwari lang ha. Nakakita ko ba si Miguel, kinawa niya yung sarili niya? Hey! Lukulo ka, Miguel. Ikaw, lukulo ko. Nakakita naman yung gano'n, lukulo ko yun, no? Pwede sabi sa Bible, may mga tao daw na kinakalaban nila yung sarili nila. So, ano lang po yan, talinhaga po yan. Alam niyo na ba yung talinhaga, mga bata? Ito yung mga hindi ganun ka-exactly totoo, pero pwede mong ikumpara. So, pag sinabi mong kinakalaban mo yung sarili mo, for example, yun nga, kunwari, mayroon mga iglesia ni Manalo dito, kunwari, si Kristo ay tao lang, hindi, siya ay Diyos. Diyos lang siya, hindi, pareho. Ano ba talaga? Para niyang kalaban niya yung sarili niyo. Hindi, actually, si Kristo ay Diyos at tao. Okay, si Kristo, si Jesus, ha? So, pag sinabi mo kanina, siya ay Diyos lang, hindi siya tao. So, mamaya, sabihin mo, siya ay tao, hindi, Diyos lang. Sinakalaban mo yung sarili mo. May mga ganun ba kayong kilala? Lalo kayo mga bata, di ba? Pag ayaw nyo lang mapahiya, ito yung sinabi mo kanina, may nakita akong kotse pula. Okay? Ah, okay. Nakaparada sa tapat ni, ano, bahay ni Angelo. Okay. O, nasa na yung pulang kotse dito? May sinabi ba ako? Wala naman. Sabi ko, puti. Yung pula puti, hindi magkapareho yun eh, di ba? So, magtatanga ko ngayon, ano pong klase ito si, ano? Naintindihan nyo ba yun, mga bata? Naintindihan nyo na, hindi yung mahirap intindihan, di ba? So, sa atin, pag yung mga lukulukong tao, alam nyo ba yan, mga sinungaling, pag kinakalaban nila yung katotohanan, okay? Ngayon, ito mga ito, medyo matagal na dito. May mga nag-asabi ba itong against kay Pastor? Nirinig ba kayo? Huwag nyo sabihin, pero meron ba? Wala. Wala pa naman. Mabuti naman, dito. Mangyayari yun. Di ba? Parang na-express naman natin yung bad. May experience natin yun. Kayo, may experience nyo yun. Mare, nag-babasa kayo ng Bible. May mga asa sa inyo, eh, Bible din, no? Tao lang nagsulat yan eh. May mga ganon. Kaya hindi kami naniniwala dyan kasi tao lang nagsulat yan. Kanino ka naniniwala? Eh, syempre, sa mga scientist, eh, tao rin yun eh. Ano ba talaga? Di ba? Isasabi ko, nag-o-po sila sa sarili nila. Watch out kayo dyan. Kasi, may mga tao, especially pag kinakalaban nila ang Diyos, hindi sila pwede maging tama. Tandaan nyo yan, mga bata, kahit yun lang makuha nyo. Ngayong gabi. Hindi mo pwedeng kalabanan ng Diyos, tas tama ka, hindi ganun. Kaya pag may nag-agil sa Diyos dyan, sa Bible, alam mo agad nyo, mali yun. Ngayon, kung di nyo maintindihan, kung hindi nyo kayang explain, pwede kayo magtanong kay Pastor, di ba? Hi, Brother James. Hi, Ate Jamie. Okay. So, anong ginawa ngayon ni Paul? Yun nga, katulad nun. Anong gagawin mo sa taong parang di makaintindi? Tapos inaaway ka pa. Gusto mong kaibigan yun? Ano gagawin mo? Lumayo. Sino sabi nun? Oh, tama yun. Yun ang ginawa ni Paul. Kasi ang gulo mo eh. Diba? Si Paul gusto niya maligtas lahat eh. Hindi ka kausapin niya. Eh galit pala sa Diyos ang kausap niya. Hindi man naniniwala yun. So ginawa niya, eh, yan, dyan na nga kayo. Sabi niya ito, he shook his raiment and said unto them, your blood be upon your own heads. Ano yung blood? Dugo. Ano yung ulo? Heads. Ano sabihin nun? Ha? Again, mga bata, ito ay talinhaga. Okay? Pag sinabi kong ang dugo mo ay nasa ulo mo, sorry, hindi ko na ano yun. Your blood be upon your own head. Ibig sabihin, yung dugo mo mapasa ulo mo naman. Ibig sabihin nun, pag ang blood, pinag-uusapan dyan buhay at kamatayan. Amen? Okay? Pag sinabi ko ngayon, ang dugo mo mapunta nawa sa iyong ulo, ano yung sabihin nun? Mabahala ka sa buhay mo tsaka sa kamatayan mo. Pag napunta ka sa impyerno, sinabihan na kita, hindi si Miguel, kunwari lang. Okay, si, ano, si Onad. O, sinabihan na kita, Peter, ha? Pwede ka, may impyerno, may langit, pwede ka sa langit, masaba sa impyerno, mahirap doon, may kinig ka ba sa akin? Hindi pa, hindi nakinig eh. So, your blood be upon your head.
Bahala ka na. Sinabi rin niya ng mga Hudyo sa kanila, di ba? His blood be upon us and our children. Nung si Jesus ipinako nila sa cross, ano yung sabihin nun? Ibig sabihin nun, sige, kung anong parusa sa pagkamatay niya, sige, akuin namin. Ang tapang nila kaso sa mali. Hindi na natakot sa Diyos. Sa inosenteng tao, pinatay nila inosente. Eh, kinig ba kayo mga bata? Sa lahat na huwag niyong aawayin, yung mabait, andan niyo yan. Lalo yung mga malalaki sa atin, sa lahat ng huwag mong aapin, yung mga bata. Kahit po ang mga unbeliever yan, pag nakita bata, binabatok-batokan mo, ikaw babatokan nung gulpihin ka pa nun. Oh, diba? So, magtino tayo, amen. So, ganun yung ginawa nitong mga Hudyo. Eh, nagalit si Paul, eh, bahala na kayo sa buhay nyo. Sabi niya, I am clean, henceforth, I will go unto the Gentiles. Yung naalala niyo, sinabi niyo na to. Pero ito sa mga, ano, siguro inuulit niya, kasi nga, nakaloko kayo eh, parang ganun. Ah, sige, so sana huwag kayong matino. For example, si Pastor, dati chinatsaga kayo, ng mamayan. Sabi ng mamayan, oh, aral tayo ng Bible. Niloloko mo lang. Tapos pati yung mga sumasali, niloloko mo pa. Tapos dadalin mo pa yung iba. Yung iba dati nagbabible, ngayon ayaw na kasi niloloko mo. Ano mangyayari sa'yo? Napahama ka rin. Okay? So kaya mag-ingat mga bata. So dito na tayo ngayon. So tapos na yun. Kwento na yun. Dito tayo. And he departed thence and entered into the certain man's house named Justus. Iba-iba yung pronunciation nila dyan eh. One that worshiped God, whose house joined hard to the synagogue. Ano yung sabihin nun? So, itong taong to ay, kasi sabi natin kanina, mga Hudyo, di ba? Yung mga Hudyo, sila yung nasa synagogue. So, sabi ng iba dito, katabi niya yung bahay ng synagogue. Pero yung iba actually, sabi dito, hindi siya, ano yung sabihin lang dito, parang mga Catholic minsan, di ba? So, yung ibang Catholic, may kamag-anak na pare, kunwari, ganun. Mahirap yung madala sa Panginoon na may Muslim. Nanay niya Muslim, tatay niya Muslim, kapatid niya Muslim. Tapos, share mo ng gospel, maliligtas ba yon? Tatanggap ba yon? Muslim siya? Tatanggap ba siya kay Jesus? Pwede, kaso mahirap. Mahirap yon. Ako, niniwala ko yung ibig sabihin dito, ibig sabihin, yung kanyang mga kamag-anakan, talagang gustong-gusto sa mga Hudyo. Sinagog tayo. Ano tayo? Kamag-anak natin, pare, or sa, kung ano man yan, dapat dun tayo kakampi natin sinagog, okay? Pero sabi dito si Justus ay sumasamba siya sa Diyos. At tingnan natin ano mangyayari. And Crispus, so another person to, the chief ruler of the synagogue believed on the Lord with all his house, and men of the Corinthians hearing believed and were baptized. Ito maganda dito. Pag ikaw, sabi nga nila, pag ikaw yung lalaki, especially, tatay ka ng tahanan, pag ikaw yung naligtas, malamang sa hindi madali yan. Kasi pag malaki na yung anak mo, mayroon na rin kausapin yan, di ba? Pag loko-loko. Pero malamang sa hindi, pag yung tatay naligtas, maliligtas, malamang sa hindi, sabi nila, 93%, laki nun. Madadala mo yung pamilya mo, pero pag yun, anak ko, anak ka lang, hindi mo necessarily madadala yung pasa Panginoon yung mga magulang mo. Okay, pero kaya ito, ruler siya eh. Kaya, ayun, so, kung may pagkakataon, kung kaya mo naman, kung hindi mo kaya, huwag mo na subukan. Okay? Pero, kaya ako, hinahanda ko yung sarili ko, lahat ng sagot, ang aking patotoo din. Kapag may nakausap kang ganyan, diba, ano mangyayari? Pag naligtas yan, okay na okay yun sa kanila, sa atin. Amen? So, yun. So, maraming naligtas una yung ruler. Katapos noon, yung mga, hindi naman sinabi lahat. Diba? Pero marami. Ang mga naligtas din. Amen? So, yan. So, anong aral sa atin doon? Yun. Kaya nga kayo, mga bata, especially mga lalaki, kahit mga babae rin, basta talagang tapat kayo sa Diyos, dadalin nyo pamilya nyo. Hindi lang ganun kadali, hindi mo siya pwedeng pilitin, hindi talaga natin na-imilit. Pero,
Posible yan. Amen? Gusto mong maligtas lahat ng sambayan mo? Angelo? Sino dito yung ayaw nyo maligtas yung mga mahal nyo sa buhay? Gusto nyo mahal ko? Yung tatay ko, gusto ko sa impyerno. Meron ba ganun? Wala. Walang matinong taong ganun, di ba? So, pero paano nyo liligtas yung magulang nyo kung hindi ka matinong anak or something? So, yun na yun. Then spake the Lord to Paul in the night by the vision, be not afraid, but speak and hold not thy peace. For I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee, for I have much people in the city. Sa Tagalog, so ito na, ang kinausap na si Paul ng Diyos. So nakita nyo, hindi naman siya kinausap nung una eh, di ba? Walang nakasulat dito, pero dahil gawain niya na yun, soul winning. So later niya lang nalaman, siguro naligtas na yung mga dapat maligtas doon. Kinausap na siya ng Diyos na nung una, nagwi-withhold siya eh. Sabi niya, ilang beses ba ako nagulpe eh? Gusto pong magulpe yung mga pasto, iba ganyan eh. Nakaranas na, may kwento na sila. Tama na, may kwento na ako eh. Alam niyo ba, 10 years ago, tantapang ko dati eh. Ngayon, pasto, nasa na? Ba't ngayon hindi ka na may persecute? Kasi wala na eh. Pero si Paul, I believe naisip niya rin yun, pero dahil sabi ng Panginoon sa kanya, sige Paul, buo pa ba yung panga mo? Buo pa yan, pero this time, wala na masyado mananakit sa'yo. Okay? So ganyan din sinasabi sa atin, mga kapatid. Pag may nangasal sa'yo, isa, dalawa, huwag ka ba dadala? Amen? Kakampi mo ang Diyos eh. So hold na, kung ano yung kailangan mo i-preach, sabihin mo, amen? Eh mga bata, nakikita ko pa lang naman sa inyo, yun nga, pagpunta sa church. Yan pa lang ang pinaglalaban nyo eh. Saan ka pumunta naman? Sa church po. Di asa rin ka, church na naman, hindi ka naman mabuti. Loko-loko nga eh. Babalik ka pa pag ginanong ka? Ikaw, the diesel, pag ginanong ka ng ate mo, ang kulit-kulit mo, pumunta ka sa church. Huwag ka nang pumunta dyan. Ang gagawin mo. Ayun. Ito na to. Ikaw, Nathan. Bakit? Takot ka naman eh. Bakit? Kala ko para mangulit eh. Yan. Eh, masarap mang asal sa church eh. Hindi ganun ha. Para matuto pa. Tama. Kasi kahit natuto ka na, natuto ka ulit, marami ka pa matututunan. Amen? So si Paul, I believe, ang dami na naligtas sa ministry niya eh. Ano pang kulang? Marami pang pwedeng maligtas. Amen? Kaya tuloy-tuloy lang si Paul. So ganun din tayo dito. Amen? Hold not thy peace. Parang gusto ko mag-soul winning, pero alam ayoko. Hindi, huwag mo pigilan. Amen? Maraming ano, si Brad, gusto na mag-soul winning eh. Naisip niya, may obligasyon din ako sa pamilya ko. O sige, ganun talaga, di ba? Pero marami tayong holiday, oh. Hindi tayo magkukulang, amen? Napapagastos lang tayo, ano, mag-soul winning, wala alas gastos, di ba? Yung mga bago pa tayong bisita, oh, kulit nga lang, ha, so. Okay lang yan, amen? So, yun na. And he continued there a year and 6 months teaching the word of God among them. So, yun na. Positive, di ba? So, yun na sabi ko last time sa inyo, yung mga place na alam nyo ba, may mga kilala kaming pastor na talagang spirit-filled. Ibig sabihin, talagang alam niya yung salita ng Diyos, kinabisado niya, inaral niya, pag diniliver niya, effective. Okay? So, in-expect mo itong taong to, siguro, welcome to. Uy, pastor, dito ka sa amin. Eh, pambira, binan pa. Ayoko dyan, huwag dyan. Kung ano-anong kasinungaling yung sinabi sa kanya. Ano mangyayari doon sa mga lugar na to? O kayo, ba't nandito kayo? Ha? Kung gusto nyo dito, dito lang kayo. Kung ayaw nyo dito, huwag kayo dito. Ganun lang kasimple yun, di ba? Ikaw, nabaptize ka pa eh. Ano?
Saan ka ba? Gusto mo, ayaw mo? Gusto mo, ayaw mo? Bicycle ba? Bata pa kasi ito eh. Ha? Leg? Para yung ate mo, madala mo rin dito. Mabait ba yung ate mo? Nararamdaman ko nga eh. Pero hindi mo naabutan kanina si Paul eh. Kahit anong loko niyan, pag kinausap ng Diyos yan, magbabago yan. Amen? So ito yung maganda dito, pag ikaw daw, kaya ko na dito San Mateo. Kunwari, si Pastor Reyes, kunwari ila, talagang spirit-filled. At sinumbong niyo pa sa barangay. Pastor, walang mask. Eh, alis na ako dito. Gusto niyo yun? Anong gusto kong malis kami dito? Ay, salamat, wala. Okay. Pero nangyayari po yun. Pag talagang sobrang loko-loko yung lugar, yung lingkod ng Diyos, iiwanan kayo. Sino matitira sa inyo, sa palagay nyo? Mga loko-loko rin. Diba? Ganun yun. Yan ang rule ng kahit sa Bible, paulit-ulit natin nakikita. Pag tinanggihan mo yung lingkod ng Diyos, matitira sa inyo, dadami mga loko-loko. Ganun yun. Pero pag pinapasok mo yung gospel sa bahay nyo, salamat, kaya na pinapasok ako dun eh. Sabi lang niya, no, dati kinatok na namin yun, di naman pinapasok eh. Eh, sabi ko, kasama ko si, ano eh, si Kel eh. Oh. Oh, nanay, pastor dito, sige, pasok kayo. Ganun lang yun eh. Amen? Kaya, yan. No, salamat, ha? So, doon muna tayo. May question ba kayo? Okay lang ba makulit? Eh, nagpapatawa lang naman ako, pastor. Gusto ko masaya. Tingnan mo, natawa ba ako? Pag makulit kayo. Nagpapatawa rin ako, di ba? Pilit na nga eh. Magtsagaan nyo rin yung patawa ko. Natapos nyo, magkatapos ng church, di magkulita na kayo. Di ba? Huwag dito. At huwag sa oras na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nagkakantahan. Hindi maganda yun. Amen? Pati si Kuya Onad, oh. Oh, bite-bite pala, sabi nyo. Ayaw talaga, eh. Bait siya yung mga tao, natututo rin, amen? Amen. Si Rudizer, ngayon, naka-ano siya, ganun lang yon. Si Reg lang, tsaka si Jeff, eh. Eh, yung kuya mo, mabait, ha? Mukhang mabait. Oh. Si Jay. Si JB. Mas pogi ka naman dun, eh. No. Kasi pag makulit ka, hindi ka gusto yun ng babae. Eh, si Jeff, yun ako dyan. Kulit yun. Oh, gusto niyo yan? Gusto mo ganun? Hmm. Ikaw? Oh, di ba? Gusto mo ako sa ate mo, ha? May question pa? Si Rod, si Rod Diesel. Ito ka ba ngayon? Ang dami siguro. Si Jello, may natutunan ka? Ayan. Si Ezekiel, may natutunan ka? Ha? Ikaw, may natutunan ka? Dagol? Meron, di ba? Ano? Tinatanong ka, sumagot ka. Hindi naman kita lolokohin eh. Napansin ko dito kayo na eh. Ay, tutunan ka? Wala, umalis kayo eh. Sige, let's pray. Ano, may salamat sa hapong ito, Lord. We pray na bawat isa, pinagpala niyo ang salita, Panginoon, kahit nag-sermon kami, hindi na sermon, masanay po mga batang ito, kasi mga bago, Panginoon, makinig sa inyo, magpadisiplina sa inyong lingkod, Panginoon, ano yung dapat namin gawin, Panginoon. Bigyan niyo kayo mahabang pasensya, Panginoon, sa mga masuporta sa gawain nito. Na-accomplish naman kami, Panginoon, especially. May naliligtas, Panginoon. Maraming na di-disciple din, Panginoon. We pray, Panginoon, sa mga batang ito, Lord, maging soluin natin sila. Nalaunan, Panginoon. We pray na sila po'y itino. Nakita nila, Panginoon, na yung hindi maganda, maging makulit na bata, hindi maganda sa paglaki nila, hindi itong kanilang target, hindi itong kanilang goal. So we pray na tulungan nyo rin po sila, Panginoon, sa panahon na sila po'y
gumagana, Panginoon, kanilang kakulitan, umiiral. We pray na matuto pa silang magdisiplina. Bakit sila pinapagalita pag mali sila? Bakit sila pinupuri pag tama? Hindi mahirapin din din. So we pray na gamitin niyo rin po ang mga malingkot, Panginoon. So nagkanita kayo. Malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.